Iga, narito pa rin tayo sa Manila South Cemetery, 25 hectares sa lungsod ng Maynila, na napapalibutan ng Makati. Kung saan nakalibing ang ilang mga kilalang personalidad tulad ni Jose Abad Santos at ng aktres si Paraluman. Ngayon, kasama natin si Asec Celine Pialago ng MMDA para sa ilang mga advisory kaugnay ng mga nakasaradong kalsada sa palibot ng sementeryo. Ano po hindi magagamit ng mga kalsada sa mga oras na ito? Yes, Sir Bam. Sarado ho sa traffic ang Metropolitan Avenue corner and Garcia, Metropolitan Avenue corner Kalayaan Avenue hanggang Sapote Avenue po. Sarado rin ho yung Sapote Avenue corner Vito Cruz. Pero bukas naman po para sa ating mga motorista, ang N. Garcia going to JP Rizal and Hilpuyat. Kung kayo po ay manggagaling ng EDSA, you might take dito po sa Hilpuyat, then kanan po kayo sa Ayala Extension. So ngayon ho, wala hong mapaparadahan, sir, sa labas ng Manila South Cemetery. So mainam ho kung yung mga bibisita ay maaga ho na magsidalo dito sa sementeryo. Overall, kamusta yung preparation ng MMDA para sa UNDAS? Sir, we are focusing on 5 major cemeteries. Kasama ho ang Manila South. Una ho dyan Manila North, Bagbag, Loyola, and Manila. So far, sir, wala pa naman ho tayong natatayang kahit na anong untoward incident. And so far, may mga fences na ho sa labas provided by our agency. And of course, sa tulong din po ng ibang ahensya. Kami ho ngayon, sir, nagpo-focus na kami sa clean up sa labas ng mga sementeryo. And paalala ho, sana kung makaranas man ho ng pag-ulan ngayong araw, please be responsible on your own trash. Iga, Asec Celine Pialago ng MMDA. Yan ang latest mula rito sa Manila South Cemetery. Balik sa inyo. Maraming salamat, Bam Alegre.